So our presenter for today has been working in the field of quality, health, safety, and environment for over 25 years. He's currently working as the head of QHSC in a construction waste recycling company. He's also DOLE accredited OSH practitioner in the Philippines. He's also an approved OSHMS practitioner by OSHAD here in Abu Dhabi. Sila po yung parang counterpart ng center sa atin. An approved EHS supervisor by Abu Dhabi Waste Management Center. He's also a certified internal auditor for occupational safety and health management system, environmental management system, quality management system, energy management system, and business continuity management system. He specializes in quality, environment, and OSH management systems, construction safety, OSH training, and construction waste management. He completed various international qualifications such as NIBOSH International Diploma. He's currently holder of the International Diploma of Occupational Health and Safety, International General Certificate, Process Safety, ISO Management System Standards, and other more international qualifications. And currently, he's the head of the FILSA Membership Committee and also the co-founder of FILSA. He's our fellow safety advocate dito sa FILSA. So kung meron po kayong katanungan sa membership, you can contact him. So let us all welcome our presenter for today, Mr. Raul Tolentino. Sir, good afternoon po. The floor is yours. Magandang gabi po sa lahat. Sa ating mga kababayan sa Pilipinas, magandang gabi. Dito po sa Middle East, magandang hapon. May nakita ko, kababayan natin na sa Africa, magandang kung gabi. Tanghali po, sa kabayan. Oh. And tanghali. Meron sa Africa din pala, and then sa Asia, and then magandang araw po sa inyong lahat. And let me share my screen para magsimula na po tayo. So, kita na po ba? Kita na po. Okay. So, tayo gumalaw. Okay. So, before we start, after completing this course, the attendees should be at least understand the need for factors involved in provisions and maintenance of thermal comfort in the work environment, understand the hazards and risks associated with lighting in the workplace and controls, understand the needs for welfare facilities and arrangement in workplaces, fixed or temporary, understand the requirements for first aid in the workplace. So, bago po tayo mag-umpisa, nais ko lang po ipaalala na ang atin pong advocacy is to share ang ating experiences, and then we are encouraging everyone na maging collaboration or i-share nyo rin po afterwards ng training kung ano pong meron kayong experience at para po sa kapakinabangan ng karamihan, dahil po tayo po ay nasa iba't ibang industriya ng ating trabaho na maaaring makapagbigay ng kaalaman, karagdagan para sa ating mga kasama at the same time para po dun sa ating mga nag-aasam na maging safety practitioner para po maging maayos at maging competent po ang ating mga kababayan na nandito po sa linya ng trabaho nito. Okay. So, ang atin pong work environment is the setting, social features, and physical condition in which you perform your job. These elements can impact feelings of well-being, workplace relationship, collaborations, efficiency, and employee health. So sa makatuwid po, ang work environment po natin ay binubuo ng tatlo
na aspeto. Ito po yung company culture natin, yung working conditions, and physical environment. Magko-concentrate po tayo ng sa physical environment, but i-discuss din po natin itong dalawang working conditions and company culture. So, company culture refers to the way a company and its employees operate, including what effective communications looks like between different level of staffs, employees' perspective of company, leaders, the company goals, and what the organization values. So in other words, ito po ay napapalo. For example, may mga kumpanya po kasi na may tinatawag silang code of conduct. Isa pong maliit na libro or blue book na sinasabi na naandun po yung mga requirements na susundin ng mga bawat empleyado ng kumpanya. And then para naman po doon sa mga medium scale or small scale na kumpanya, ang company culture po ay maaaring nagpo-promote ng collaboration and teamwork, nag-emphasize ng positive feedback, consistently celebrate kung sino man yung nagsasucceed. In other words po, ito po yung tema ng relation sa loob ng kumpanya. Maaari nating sabihin na may mga pagkakataon na ang isang organization ay may tema ng blaming culture, yung nagsisisihan, naghahanap ng masisisi, may mapapasa. So lahat po ito napapaloob dito sa company culture. And then parte rin po ito ng ano na tinatawag natin behavioral safety. So kung i-discuss natin ang behavioral safety, dito po madi-discuss ng gusto itong ating company culture. And at the same time, part din po ng company culture is yung statement, yung mission statement. For example, yung mga policy statement, yung health and safety policy, yan po ay nagde-demonstrate ng kultura ng organisasyon. Hindi po lahat ng company culture ay positive, hindi rin po lahat ay negative. Kaya po, nasa sa atin po ang maaring susi or maging instrumento upang makorek or umayon sa mga ganitong kultura ng ating organisasyon. Kaya po, nararapat na kung tayo po ay nasa health and safety, kung meron po tayong kakayanan na influence ang ating mga kasamahan, especially sa top management, para sa maging maayos na kultura ng organisasyon, ay gawin po natin, dahil ito po ay isa sa ating kailangan gawin, dahil mayroon pong risk na involved dito. Kapag ang kultura ng ating organisasyon ay hindi maganda, ito po ay magkakaroon ng magli-lead sa mga incident or mga bagay na hindi maayos para sa atin at sa organisasyon. So sa makatawid po, malaki po ang parte ng kultura ng organisasyon, lalo sa health and safety. For example, sa resources, suporta ng management, suporta ng mga supervisors, managers. So lahat po ito ay may kanya-kanyang parte, mula sa itaas hanggang doon po sa pinakamababa na staff ng organisasyon. Kung kayo po ay mayroong questions along the way, pwede po kayo mag-chat o mag-raise ng kamay para po bigyan natin ng pagkakataon na magsalita. Okay. So sa working conditions naman po, ito po yung it includes the formal terms under which staff members are hired, such as the rate of pay, contract of employment, and length of the work day. Ito po yung mga dokumento or ang mga kontrata na bago ka ay hired ay meron na pong mga preconditions na nakalagay, o maaring tayo po ay nag-agree, pumirma sa kontrata at napapaloob doon po, for example, yung ilang oras ang trabaho natin sa isang linggo, and then ano po yung rate natin, ano po yung mga obligasyon natin. So ito pong working condition is binding agreement po ito,
sa atin po at sa ating organisasyon. Maaari pong or may pagkakataon na isa rito ay magbabiolate. It's either ang ating employer or tayo mismo biglang bilang mga manggagawa. So, ano po ang risk dito? Kapag meron pong ganitong mga bagay, ibig sabihin hindi nami-meet yung requirements. Hindi po nami-meet yung kontrata. So, merong meron siyang epekto sa organisasyon na mag-hamper para dun sa operation ng ating organisasyon. Sa kaya po kung sa mga ganitong usapin, meron po tayong mga bagay o mga venue. For example, kapag meron tayong hindi pinapasahod, kung tayo po ay hindi nabibigyan ng mga benefits, meron pong proper venue para dito. Usually ito po yung mga sa labor sector po to, pwede po tayong mag-complain. But as much as possible po, kung makakapag-usap tayo sa management or makakapag-usap tayo sa ating mga managers, ay hangga't maaari po i-persuade natin dahil mahirap din po ang magkaroon o pumasok sa isang pagrereklamo sa for example sa labor na it will take time, and then kadalasan po minsan sa tagal hindi na natin kayang i-sustain, hindi na natin ipo-pursue. So on the losing end, posible rin po tayo. And then doon naman po kung magrereklamo naman po tayo bilang OHS practitioner naman, para naman po sa kapakanan ng ating mga kasama, katulad po ng mga napakinggan natin sa mga nakaraang training natin na merong hindi binibigay ang mga kumpanya, pwede nating i-report. Well, yan po ay ating obligasyon. Tandaan po natin na ang OHS practitioner ay para po sa kapakanan ng tao, sa kapakanan ng ating kumpanya. So sa ikaayos po ng lahat. Okay. So, ito pong physical environment ay mayroon pong apat na aspeto. So, uumpisahan po natin sa extreme thermal environment. Tanong ko lang po, sino na po ba sa inyo ang narinig ninyo na po ba yung environmental aspect, impact assessment? Environmental impact assessment. Sino pong nakagawa na nito? Ang pinaka-logic po ng... Hindi niya ipasok. Umaari po sana, mga kasama, ay i-mute po natin ang ating mga mikropono. Okay? So, balik po tayo. Ano po ba yung environmental impact assessment? Ito po ay assessment na kung saan pinapakita ko ano nagiging epekto ng operation ng ating organization, kung ano po yung resulta ng ating organization sa kalikasan or sa environment. Okay? Ngayon po, mamaya, tignan naman natin, baligtarin naman natin. Tignan natin kung ano naman ang impact ng environment sa ating organization. Mamaya po, yan po ay matatakil po natin. So, ito lang po ay ilan sa mga impact na nagagawa ng ating organization sa ating kalikasan. Nagdi-dispose po tayo ng mga pollutants or toxic materials, mga basura, ating napupulyot ang ating air. And then mamaya po titignan po natin kung ano naman yung kabaligtaran nito. So, thermal extremes including extremely cold and heat are by definition relatively rare. Ang ibig sabihin po nito, what is extreme in one location is not necessarily extreme elsewhere. For example po, dito po sa Middle East, may pagkakataon po o may panahon na napakainit, katulad po ngayon Agosto, peak po yung summer dito. And then dito po sa kinilalagyan namin, extreme to. Maaring ito naman ay hindi naman extreme. Katulad sa Pilipinas, ngayon panahon na nag-uulan. Sa ibang lugar, probably sa India, nagkakaroon din ito yung heat wave. So, ano po ang ibig sabihin nito? Extreme events are occurrences of unusually severe weather or climate conditions
that can cause devastating impacts on communities and agricultural and natural ecosystem. Ibig sabihin po, weather-related extreme events are often short-lived and include heat waves, freezes, heavy downpours, tornadoes, tropical cyclones, and floods. So, ang extreme event po ay short-lived time-bound event. Maaring araw lang, hindi po katulad ng season na katulad sa Pilipinas, tag-ulan, tag-init. Ayun po. Kaya po, mararanasan po natin yan. Ito naman po yung ano, yung sinasabing impact ng environment sa ating organization. For example, heat wave, extreme heat. So, anong epekto nito sa ating organization? Anong epekto nito sa ating operations? Ano ang risk involved dito? At ano ang ating ginagawa para makontrol to or mamitigate itong bagay nito? Gayun din pagkapag malakas ang ulan, may bagyo, may baha. Obviously, kapag binabaha ang ating lugar o ang ating organization or ating, for example, nasa planta tayo, ano ang risk involved? For example, binaha yung ano natin, lugar natin. Usually sa Valenzuela, marami pong ano dyan, mga factories. Bumaha. Ano ang risk involved dun? Maaring lumubog ang ating mga motor or probably merong risk of electrocution. Maaring meron tayong risk ng ano, ng anong sa daga na makukuha dahil sa tubig. Leptospirosis. Leptospirosis. Yes, sir. So, ito po yung mga risk. Tandaan po natin, kailangan po i-consider natin itong mga epekto nito para sa mga mangyayaring ito, magkaroon tayo ng kahandaan. Okay? Lalo na sa pag-ulan, pagpasok natin sa trabaho, lahat po ay ito ay may kaakibat na risk. Kaya po, bilang safety practitioner, ano po ang dapat nating gawin? Bago po natin puntahan yan, ay gusto ko pong paliwanag itong climate change. Kung paano ito nakaka-apekto sa ating organization. Okay. Kung makikita nyo ito pong cursor ko, ito yung normal na klima. Meron pong kapiraso dito na yan po yung taglamig at meron din po rito na tag-init. Ngayon, nagkakaroon po, nauobserbahan na po natin ang climate change. Ang ibig sabihin ng climate change ay yung umiinit yung ating environment. So ito pong pangalawa, yan. Nagpapakita po siya na magkakaroon ng mas maraming mainit na panahon at mas mainit na panahon. Ano po ang ibig sabihin nito? Paano ito nakakaapekto sa ating ano, sa ating organization? Ano ang epekto nito? For example, yung life sa ecosystem. Bigyan po natin ng isang maliit na parte. Ito sa ecosystem natin, yung halimbawa yung life cycle ng mga lamok. Kumo papainit ang ating climate change, posibilidad na magkaroon ng dalawang life cycle ng sa mga lamok. So ibig sabihin, imbis na isa lang sa isang taon o sa isang season, magiging dalawa. Ano po ang impact nito? Ano po ang risk involved dito? Kung tayo po ay nandun sa lugar na malapit sa tubig o sa mga ilog o dun sa mga lugar na na infested ng lamok, ano po ang anong risk? Pwede po tayo magkaroon ng risk of dengue. Ngayon, ill-health po ba ito? Ito po ba i-related sa ating trabaho? Ano po ang dapat gawin natin? So isa lamang po ito sa mga epekto ng climate change. Tignan po natin, umiinit ang ating dagat na yung mga corals na nabibleach siya. So ano mga epekto nito? So kailangan po sa atin bilang mga practitioner, lawakan po natin ang ating perspective
para po in relation para po dun sa ating workplace. Okay, may question po. Kung maaari po, kahit isang tao ay magbigay po na ano. Wala pong mali, wala pong tama dito. Tignan po natin kung ano yung mga saloobin natin. Does climate change affect our workplace? If yes, how are we going to deal with it as OHS practitioner? Sige po, kung i-unmute nyo po, introduce yourself natin as a sort of icebreaker na rin po natin ito. Kahit isa lang po para makita natin yung response ng ating mga kasamahan regarding dito sa climate change. Maaring bago sa inyo to, pero this is the right time para po ano i-collaborate natin yung mga ideas. Sige po. Nahiya sila, Brad. Nahiya sila. Baka ikaw yata dapat kailangan sumagot din sa tanong. Sige ako, bigay lang ako sample, no? Siyempre, sige, sir. Na, sige, sir. Pag mayroong climate change, due to climate change, no, nagbabago yung workplace natin. No? Minsan, yung uneasiness no, sa loob ng work environment mismo, yung mga tao hindi makapag-perform. So, naapektuhan yung nila. So, ano magiging control measure mo? You have to increase yung ventilation and then, kung mayaman yung company, magkano mga aircon, di ba? So, para yung cooling system mataas, no? Ngayon, may mga ripple effect din siya. Dahil nagdagdag ka ng mga cooling system mo, aircon, for example, magpuproduce naman siya ng, ano, excessive use of energy, no? Di ba? So, yun na yun. Paikot-ikot na siya. So, bawat activity, kaya nga nung pinag-aralan natin yung risk and opportunity, no, sa ISO, bawat opportunity na meron tayo, meron siyang kaakibat na risk. No? So, bilang safety officer, no, ano ba magagawa mo para ano? So, nakahang talaga lagi yung sagot kasi, pasinin mo, ano pinagkaiba ng risk reduction, NDRRM ba yun? Yung risk management nila sa tsaka sa ating risk management ng safety magkaiba sa OSH. Bakit? Kasi ang kaya nang ibigay ng National Disaster and Risk Reduction Management is to mitigate, no? Bakit? Kasi we are dealing with the natural disaster, for example, typhoons, floods. Wala tayong mga gawa dyan. And what you can do is to mitigate only. Unlike ko sa safety, ang kaya natin gawin is to eliminate, no? Following the hierarchy of controls. So, lagi may epekto. Pag may climate change, maaari mag-cause ng flooding. Sinabi mo nga, may epekto yan. So kung wala tayong mga programa, kaya nga siguro ang bawat company nag-a-assign ng PCO, no? Diba, pollution control officer, para bilang protection din yun o control measure para at least mag-comply at makatulong tayo sa environment. Yun lang ang madadagdag ko, sir. Thank you. Maraming salamat, Pres. Maraming salamat. Okay. Ituloy natin. Ano ba, how are we going to deal with it as OHS practitioner? Ito po, ilang beses na po natin itong naririnig itong salitang risk assessment. Napaka-powerful ng administrative na tool na to. Bakit po? Bakit kailangan nating i-risk assessment? Kasi po, for example, ang pagbaha is umuulit po yan, whether we like it or not. So, kapag nagkaroon po ng flooding or nagkaroon ng bagyo, kailangan po, kasi yan po yung ano eh, yung extreme events. Kapag may extreme event po, nagpo-provide po ito ng mame-measure po natin yung severity tsaka yung opportunity to evaluate kung sino'ng vulnerable sa event na to. So, from this event or from the past experiences, we can incorporate it to the risk assessment na kasi po ang risk assessment, hindi lang po yan isa. Continuous po yan. As long as na meron tayong mga risk na bago or kung ang ating residual risk, kung hindi pa sapat, meaning yung control measures natin, yung hierarchy controls natin, ay mayroon pang kulang
or posibleng meron po tayong namimiss. Kaya bilang isang safety practitioner o yung nag-aspire, ito pong risk assessment is a skill. A skill of what? Identifying the hazards and the risk associated dun sa hazards na yon. And at the same time, makakapag-provide po tayo o makakapag... actually, itong risk assessment po, ito po ay kapag nagawa natin, subject for decision ng ating management. So, ang ating management, base sa risk assessment na ginawa natin at base sa control measures na ilalagay natin, doon nila didesisyonan kung a-approvean ba nila o hindi. Try to understand, kailangan po natin na intindihin at isama yung cost-benefit analysis. Hindi po pwede na basta na lang tayo maglalagay ng controls and from that particular risk, tama ba? Kasi meron po tayong tinatawag sa risk assessment ng suitable and sufficient. Ano ba yung suitable? Akma. And then, sufficient, tama. So, ang ibig sabihin po dito, suitable ba siya para dun sa isang risk involved na yun? Kasi tandaan po natin, marami po tayong mga activities. Posibleng ang isang risk na ina-address natin sa flooding, kung magsasuggest ka ng napakamahal na control measures, do you think beneficial ba ito sa company? So, tandaan po natin, as OHS practitioner, bumabalansi po tayo sa gitna. Hindi po kailangan na, eto, kailangan natin gawin to. Maganda to. Kaya ba ng kumpanya? So, kailangan po, consider natin yung cost-benefit analysis. But hindi ko po sinasabi na susunod tayo sa lahat ng gusto ng management. Hindi po ganon. Sinasabi ko po, balance para sa ating para sa ating risk assessment ay subject for decision ng management ay maging balance po. Yung pong ibig sabihin. Hindi lamang po yan. Sa lahat ng activities natin, kailangan po natin itong risk assessment even sa ating mga personal life ay applicable po ito. So, ang kailangan po natin, kung ano yung lesson learned from before, kailangan i-assess natin kung tama ba, sakto ba, sufficient ba yung ginawa nating control measures. So, importante po yan. Kaya, ini-specify ko talaga na hanggat maaari, lahat po ng safety practitioners are very well-equipped, competent when it comes to risk assessment. Malaking bagay po yan para sa ating OHS program. Okay po? Questions so far? Mukhang tahimik. Parang... No po, wala pa pong mga... may mga comment-comment lang po, ganun. Pero so far, wala pa naman nagtatanong. Okay. So, yun po. Kaya po, napaka-importante talaga na kahit ano, kadalasan po, inaasa na po talaga sa mga OHS practitioner. Minsan, even the technicalities of the subject matter or even the technicalities of the process itself, inaasa na nila sa safety. So, kung tayo po ay mabibigyan ng ganung pagkakataon, yun po ay isa sa tinatawag na opportunities natin na to demonstrate our competencies sa organization and hopefully it will benefit us in a different way. Pwedeng financial, or status mo sa organization. So, it will matters. That's why demonstration of competency is really, really must. But, hindi po ganun kadali. It takes time. It takes knowledge. Kaya po, ang isa sa mga advocacy ng organization na ito is to share knowledge. Once you share your experience on the different industry, you share the others, yan po ay kinukuha namin as experience din namin. So, when we encounter that particular experience, then it will be beneficial to each and everyone. Yun po yun. Okay. I listed sa one practical control measures. Sana naman po to sa extreme thermal environment. So,
Kasi dito po sa Middle East, napaka-extreme po na init. And then, yung may time na malamig din po. So, dun po sa Pilipinas, hindi ko po siya makapagbigay ng specific kasi, for example, sa baha, sa isang lugar, depende po kasi yan sa location mo. Depende po yan dun sa setup ng organization mo. Depende po yan sa culture ng organization mo kung paano yung ano ng risk involved, paano mo i-mitigate or i-address. Kaya po, dinidiscuss natin na it is very important na ang risk assessment po natin ay concrete and will serve the solutions para dun sa risk involved. So, para po dito sa extreme thermal environment, hot and cold, ito po yung mga numbers of to be addressed as follows. If possible, remove or reduce the sources of heat. In that case, hindi po siya possible. So we need to apply engineering controls. For example, building design the most effective way of ensuring thermal comfort. So nandun po to sa design stage. What if? Kasi po kadalasan, dumarating ang safety officer or practitioner, meron na pong established na premises, established na po, naka-set up na po yung mga makina or yung process naka-set up na. Sad to say, dapat sa design ikasama rin po ang safety para doon sa pagde-design. And later on, bakit ko sinabi doon po sa lighting, madi-discuss po siya. So for kung ang sitwasyon ay naandyan na, then we don't have any choice. We have to address the risk and address the corresponding control measures. For example, heating. Many types of heating is available such as hot air heated by gas or oil burner. Ito po yung where air condition system is used. Kung wala ka talagang proper ventilation, then recommend pa rin the air conditioning system, which is very, very sufficient para or suitable para dun sa tandaan po natin na kapag nagre-recommend tayo sa risk assessment, tandaan po natin yung suitable and sufficient. Akma or sapat. Yun po. Ganun lamang po kasimple. So air movement, kapag walang pwede po tayo mag-provide ng mga personal fans para naman ma-refresh or magkaroon ng movement ng air. And then kasi po yung response natin sa mga bagay na ito, dito makikita kung paano natin ina-address. Kasi kung i-ignore natin to, hahayaan natin to, ano ang iniiwan nating culture dun sa mga tao natin na sinasabi nating pangangalagaan natin. Kaya kailangan, as much as possible, we do our part. Okay? Yun po ang importante. Air conditioning. Regulate the length of exposure to hot environments. For example, pwede ka mag-issue ng permit na hanggang ganitong oras lang, meron kang rotations para po may variability dun sa trabaho na nakikita nila na dahil dito sa sitwasyon na to, gumagawa tayo ng adjustment para sa lahat. Prevent dehydration. So pwede po tayo mag-supply ng ion water. And then maglagay tayo ng mga shades, okay? Pwede po tayo maglagay ng mga restroom na may air conditioning. Though, lahat po ito ay cost implication. But here po dito sa abroad kasi, yung air condition is necessity na po siya. Hindi po siya a luxury dahil po sa sitwasyon na minsan 50 plus po kami rito degrees. So, ito pong air condition is part of the part ng amenities yun po. And then personal protective equipment, baka naman sa mainit bibigyan ng kakapal-kapal ng overall ano pong mangyayari sa ating mga tao. Kailangan isipin natin na ang PPE na ibibigay natin komportable silang gagamit or yung mga protective clothing natin or yung respiratory protective equipment natin ay ayon doon sa requirements at the same time sa paggamit nila. Ang maganda po dyan, tayo na OHS practitioner, ilagay natin yung sarili natin. Sumukat tayo
tignan natin, lagay natin yung sarili natin doon sa sitwasyon nila. Then we will understand if that one is okay or not. Or yung adjustment ba na ginawa natin, tama ba o hindi? Yun po. Thermal insulation. Okay, providing training. Especially sa mga bago na mga empleyado. Basta, halimbawa, galing Pilipinas, pupunta ng Middle East, mag-abroad. Kailangan magkaroon sila ng acclimatization. Hindi mo kakad sila iba ilalagay sa operation. Baka magkaroon siya ng shock or hindi siya makapag-adjust. Kailangan tutulungan natin itong mga ganito. Especially, hindi lang yung mga bata. Kailangan may consideration din tayo sa mga may edad. Eh, siyempre, kapag may edad po, meron na po mga inaalagahan na maintenance. Isasama po natin sa mga red flag natin na imo-monitor itong mga tao nito. Kasi alam niyo naman, pag tag-init, yung heat stress, maraming form po yan, and the worst is yung heat stroke po. So, kailangan po magkaroon tayo ng program, safety in heat program or something na mapapaloob lahat, nakapaloob po lahat ito. Again, ito po ay base sa industriya o sa organisasyon mo kung ano yung setup nyo. So, iba-iba po ito. Kaya bilang OHS practitioner, dapat may capability po tayong i-adjust ang ating organization para sa ganitong requirements. Kailangan din po natin i-monitor. Hello? Papa, nang madagdag ko lang, sa heat stress management, na-experience kasi namin dito, yung mga welder namin, no? Siyempre, fabrication yan, gawaan yan ng mga pressure vessel, malalaki. So, nagwi-welding sila, and likewise, nasa ano sila, no? Mainit. Nasa yes. 44, 46, di ba? So, yun yung mga sitwasyon na we have to accept the fact na may mga control tayo na hindi talaga kayang mawala lahat yung hazards. But yes, at least mamimitigate lang, no? Gaya ng sinabi ko, hindi natin kasi hindi pwede itigil yung production, kailangan nila mag-welding, you know? So at least hindi lang sila direct sunlight, kahit paano shaded siya, 'di ba? Yes. Tapos provided mo yung mga fan, 'di ba? Yung ventilation dapat okay. Yung mga yung break time dagdagan mo. Yes, yes. 'Di ba? Oh, 'yan yung mga and likewise doon pumapasok yung role ng authority, no, ng government. Like dito meron tayong tinatawag na midday break rule sa UAE. Yes. Pag alas 12 na stop work hanggang alas 3, correct? Yes. Oo. Pag umabot na 50, stop work na rin. Yes. Diba? So yun yung mga idea na pwede nyong mga practicable na i-recommend sa management. Yun lang po. Salamat sir, salamat pres. Valid po yan, tama po yun. Gusto ko lang pong i-share sa inyo sa organization namin. Ngayon po kasi is midday break rules from June 15 to 7:15. September 15 po. 12:30 to 3, stop po ang work sa labas. At kami po sa aming organization, inadapt po namin itong thermal work limit working zones. So, meron po ako nakuhang bagong equipment. I don't know kung makikita nyo. Ito po ay napaka-handy na equipment. Instead na magme-measure pa ako ng mga wind speed, temperature, ito po isa na po ito. Pipindutin ko lang, iiwan ko lang siya ng 5 minutes sa labas, then magbibigay na siya ng reading. Ngayon, ikaklassify mo na lang kung low risk ba siya, medium risk o high risk. And then sa labas po ng entrance ng site namin o kung saan yung malapit yung mga workers namin, meron kaming board dun. Kapag red, ang nakalagay dun sa board, ibig sabihin bawal ang magtrabaho sa labas. At pag nakapag-green naman, is pwedeng magtrabaho. Ano pong kagandahan nito? Siyempre po, kailangan natin na i-educate ang ating mga kasama sa trabaho na kaya natin 'to ini-implement, visually malaman nila na ito pala pag pula ay bawal lumabas. Hindi pwede. Yun po ay sinusunod namin dahil napakahirap po tanggapin personally. Tandaan po natin moral obligation natin, ha?
sa ating mga kasama. Ang hirap pong dali na kapag meron nagkakaroon ng serious incident or serious injuries or serious health issues, mahirap pong dali niya mga kasama. Kaya po, sa kapasidad natin, pilitin po natin na iayos, or kung ang ating management ay mahirap sa bagay na ito sa paglalabas ng pera, ito po yung tinatawag nating challenge and opportunities na persuade them to comply sa legal requirements or be doon sa moral obligations ng employer sa mga employees natin. Yun lamang po. Ito po ay isang good practice sa company namin na gusto kong i-share, and then probably it might be applicable din sa inyong mga workplaces, or kasi most likely ito po ay applicable dito sa Middle East. So kung meron po tayong mga magagandang practice, ay please do share with us para po naman, para doon sa iba na pwedeng, kung applicable sa kanila, is magamit din po nila. Yun lamang po. So we are already done with this extreme thermal environment. So far, are we good? Isang oras na pala ako nagsasalita. I'll try to compress the other things para meron tayong time para dun sa question and answer po. Sige po, ituloy natin sa lighting. Ang lighting is very important sa ating workplace. Meron po mga organizations na nag-work day and night. So, lighting is very, very important. So for types of lighting, ang ambient lighting po is ito po yung tinatawag na general lighting. Once binuksan mo to, makikita mo ng buong buo yung lugar. Okay? Nakakapag-provide po siya ng illumination. Illumination, ito po yung amount of light na makikita natin. So ambient lighting po ang tawag dito. And then yung task lighting naman, bukod dun sa ambient light, meron pong mga task lighting. For example, kapag mananahi ka, for example, kapag nasa machine shop ka na kailangan mo pa ng additional na provision of lighting para mas makita mo ng clearly yung ginagawa po. Ang tawag po dyan is task lighting. Yan po ay usually a recommendation from the risk assessment. Kaya doon po makikita kung bakit kailangan lagyan ng meron po justification niya na kailangan ng task lighting dahil as per risk assessment. Dahilan diyan. For example, sa machine shop, maari magkaroon ng entanglement, crashing. So pine-prevent po niya yan. Yan po yung isa sa mga reason ng task lighting. So accent lighting. Accent lighting, also called highlighting, emphasizes objects by focusing light directly on them. So, pwede mo itong, for example, sa staircase, instead na magpo-provide ka ng general lighting sa staircase, pwede ka naman maglagay ng mga maliliit na ilaw para i-highlight mo yung mga steps. So, it not necessarily na very conducive yung place. Or for example, sa mga exhibitions or sa mga wall paintings, ito po ang ginagamit. Accent lighting po ang tawag nila rito. Decorative lighting, as the word implies, ito po ay para sa mga decorations. Hindi siya nagbibigay ng ano, nagbibigay po siya ng emphasis para dun sa ilaw. For example, chandelier, pendants, floor lights. So decorative lang po ito. Hindi po siya necessarily nagbibigay ng proper illumination. Okay. The employer has a duty of care to provide suitable, ito na naman si suitable and sufficient lighting. Kaya talaga magkasama po ito. Lighting from natural or artificial sources needs to be provided for employees to ensure working conditions that are appropriate to the nature of the work, the location of the work, at the times at which the work is performed. Mga kasama, ang tao ay may kanya-kanyang o katangian o iba-iba. People see differently and at different light levels.
maaring sa ganitong ilaw, okay ka. Sa iba, hindi. Kaya bilang safety practitioner, kailangan po nating i-identify na ang light, ang provision ng lighting sa workplace natin, it applies to everyone at hindi nagkakaroon ng problema individually. So, ano po yung hazard and risk associated with lighting? Ito po ay yung incorrect perception, failure to perceive, stroboscopic effect. I-explain po natin yan sa mga susunod na lights. So, yan po yung ating kailangan malaman. Okay. Incorrect perception, deterioration of visual acuity. For example, visual fatigue, glare, and false result from level that's not apparent or clearly visible. Incorrect perception. Perception is the ability to see, hear, or become aware of something through the senses. Ang ibig po sabihin ng incorrect perception, yung ability ng individual na gamitin ang kanyang mga senses, ang mata, for example, sa visual acuity, yung hindi mo siya makita. Meron siyang hindi mo makita or blurred, yun po yung right word puro. So, incorrect perception, yan po yung isa sa mga risk. Secondly, ano po, failure to perceive. I-discuss po natin ng separate yan mamaya. I-define ko lang po. Hello po. Baka po pwede. Salamat po. Second is failure to perceive. Increased likelihood of accident caused by incorrect perceptions. Slip, trips, and falls. Vehicle collisions and others. Ano po ba yung perceive? Failure to perceive. Perceive means become aware or conscious of something. Come to realize or understand. Ibig sabihin, naiintindihan mo yung sitwasyon. Dapat naiintindihan mo. Kapag mali po yung ating pagkakaintindi or understanding, it might result to an incident. Yan po yung failure to perceive. Yung understanding natin. Yung perception naman po, yung using our senses, observation, para dun po dun sa ating sitwasyon. Ano naman po yung stroboscopic effect? One aspect of lighting quality that formerly gave trouble was the stroboscopic effect or of fluorescent tubes. There are times, for example, na magkakaroon ka ng illusion na kala mo gumagalaw o nagro-rotate yung isang part ng machinery na stationary dahil po sa ano yan, sa lightning stroboscopic effect. So, kung ganyan po, magkakaroon tayo ng maling perceive, pag-understanding sa bagay na to. So, ang kagandahan po, ang mga modern designs sa mga fluorescent tubes natin ngayon ay na-eliminate na po itong stroboscopic effect. So, hindi na po to high risk sa ating workplace dahil with the new technology of ng fluorescent tubes, gradually na po itong na-eliminate or even reduce on acceptable level po. Yun po. Okay, dun po sa incorrect So, glare. Ano po yung glare? Visual sensation. Sobrang excessive brightness. Yan po yung nagkakos ng impaired vision or discomfort experience. Kapag meron po tayong glare nito sa trabaho, ano po ito? Magkakaroon po ito for example, disability glare is the reduction in the visibility caused by intense light source. For example, nagdadrive ka, meron ka nakasalubong, yung headlight niya is naka-full beam. Chances of what? Accident po. Dahil na yung visibility mo na-disable dahil dun sa ano, sa glare na to. Or for example, naglagay ka ng ilaw sa pathway or sa gate na instead na nakayuko, nakatutok sa iyo, nakaharap sa iyo. So inaano mo, dini-disable mo rin yung visibility mo, magkaka-problema, pwede kang magkaroon ka rin ng incident sa bagay na. So, we must be observant sa mga ganito. Yung discomfort glare, okay, yung reflected glare.
Kasi to, itong glare, as professional, kailangan ino-observe mo rin to. Ikaw mismong uupo, ikaw mismong titingin. Kaya po, wag po nating sabihin, minsan nadi-disregard na lang. Ah, ilaw lang, wala mang problema yan. Hindi po. Unless, until na magkakaroon ng asidente, dun po tayo kikilos. Wag po sanang ganun. Kaya kailangan, ang obserbasyon natin sa workplace natin, kailangan observant po tayo. Huwag po natin gawing practice. Sige na, okay na po yan. Walang problema yan. Sige lang. Wala kasi pa naman. Pero kapag may nangyari, eh doon pa lang natin babanggit, titignan uli yung incident. Dito po sa UAE, particularly, kapag may mga incident or serious incident, ang police pag dumating o ambulance, tinatanong nila risk assessment. Kinover ba ng risk assessment itong activities na to? Kinover mo ba yung tao na i-communicate mo ba? By signing do sa risk assessment, it means na i-communicate mo siya. Pero ang practice usually, pinapapirma lang. Ngayon, pag tinanong mo yung tao, i-communicate ba sa'yo o pinapirma ka lang? So, nandun po ang problema. It will go back to us. Kaya, as much as possible, gawin po natin ng maayos yung trabaho natin. Hindi po binibiro ang risk assessment. Kaya po nang nabanggit natin kanina. Ayan, yan po example ng isang glare issues. So, kapag meron ka niyan, obviously, it will not, hindi ka makakapag-perform, especially kung nagda-drive ka or naglalakad ka or doon sa workplace mo. Direct glare. Reflected glare. So we have to, as safety practitioner, kailangan din natin i-consider to. Huwag po natin itong ipagwalang bahala. Eh, hayaan mo na sila. Sila bahala dyan. Hindi po. Unless magkakaroon ka na ng absenteeism. Bakit hindi pumasok? Eh, masakit ang ulo. Hindi ganito, ganyan. So, doon pa lang ba dapat tayo mag-investigate? Visual fatigue. Adversely affect focusing result in blurred vision. Nagkakaroon ka ng blurry, nabablurred ka na. So, saan natin ito nakukuha? Sa paggamit ng computer, e-books, at even yung handheld gaming. Oh, handheld gaming pala. Kapag mahilig po tayo, eh, isang alang-alang po natin itong visual fatigue. Ngayon, meron naman po tayo ways to control itong visual fatigue. Pwede tayong gumamit ng screen glare, okay, mga filters sa ating mga computer. At tandaan po natin, minsan kasi sa kapag ang organization umupa ng isang place, hindi na na-consider syempre. Ito lang yung place natin, dito maglalagay ng tao. Ito yung mga equipment. So, wala yung consideration ng yung mga installation ng lighting. So, part ng trabaho natin to is assess natin, observe natin itong bagay na ito para maayos. For example, yung ensure the field of vision doesn't include window or source of direct sunlight to minimize glare. Kung merong mga bintana lang nagbibigay ng glare, pwede natin palagyan ng blinds. Pwede natin patint. So, these are the options para maging maayos ang pagtatrabaho nating mga kasama. And then, dun sa mga ceiling lights natin, pwede tayong gumamit ng diffuser. Ayun yung parang biskuit na parang stainless yun. Yun, dinidiffuse niya yung sobrang ilaw. So, tama lang yung bagsak ng ilaw na yun. Yung liwanag pala to. Okay. Punta tayo sa extreme. Tissue damage from light exposure. Okay. Yung excessive exposure to the lowest wavelength. Okay. Yung UVA po, yung 95% niyan is yung araw. For example, nagko-cause po siya ng damage. Alam niyo po ba tong blue light? Have you ever encountered the word blue light? Ang blue light po, sources of blue light include the sun, digital screens, TV, computers, laptop, smartphones, tablet, electronic devices, and fluorescent and LED light. Blue light over the period of time na exposure natin na sinasabi can lead to macular degeneration. Ang ibig po sabihin nito in simple words yung
yung retina po natin, yung pagkabulag. Hindi naman po sinasabi na kapag gumamit ka ng mga gadgets, mabubulag ka. No. Ang pinag-uusapan po natin, yung exposure, time of exposure, o yung duration of exposure po pala. Duration of exposure, kung paano ito. And then, kailangan din po natin i-educate ating mga kasamahan, lalo pong ating mga pamilya, lalo na mga bata ngayon. They are more inclined on gaming or gadgets at the early stage. Bakit po may mga dababasa tayo ng mga balita? Probably, excessive exposure is yun po yung cause nito. Okay? So, ito po yung mga damaging light. Meron din po yung mga lasers natin na laser light. May mga classification po yan. Meron pong class na nakaka-damage. And then, hindi po talaga dapat itinututok sa mata dahil it will burn yung mata natin. So, yun po yung in layman terms explanation po. Okay, yan po yung blue light. So, alam na po natin ano po ang dapat natin gawin and pwede po natin itong i-share sa iba. Okay, technical measurement of illuminance. Ito na po. Hindi lahat ng practitioners are really technically sound. For example, this one. Meron kasi akong mga kakilala na practitioner na sila rin yung gumagawa nito. Probably they have the engineering backgrounds or what. In case na limited yung ating capability sa bagay na to, mayroon po kong suggestion yun. You can request program management, a third party, to do that one and try to observe, try to check how they're doing that one. Kasi para sa kanila, since they are the specialist on this kind of work, madali na yun sa kanila. And then, meron na silang pocket light meter. The question is, kung bibili ang kumpanya ng pocket light meter and nakuha mo naman yung proseso ng paggawa nila, so it will be a much better. Okay? Kumbaga, sa umpisa, tignan mo lang and then you can probably use that same procedure as well. And then, kapag nag-a-assess po tayo ng light, kailangan po apat na i-consider natin. Okay. The task to be done, the amount of light the worker needs depends on the task to be done. So, katulad po kanina, kung ang isang tao o mananahe, kailangan niya ng task light. So, kailangan natin i-assess yung mga bagay na to. Sino yung people affected? Lighting should be suitable and sufficient to allow all employees to comfortably see what they're doing without straining their eyes. And then size of the workplace. Kung malaki po, katulad ng warehouse, ang ating workplace, we need to consider the illumination o ng mga luminaire natin, yung mga light fixtures po natin. Yes, responsibility po rin po natin yan, yung mga bagay na yan. And hindi po ipinapasa sa iba yan. Ang atin po ay makapag-recommend base sa ating, tandaan po natin, risk assessment lagi pong kasama yan. Yan po ang nagsusuporta sa atin para sa ating mga suggestions, suggestion sa ating management for decisions making. Okay, ito po yung isang example of illuminance standards. We do understand every country has different standards. So, ito po ay for reference only lang po natin. So, meron po tayong benchmarking, may baseline po tayo na pwede nating i-refer. Ito po, other factors to consider. Okay, illuminance ratios, the relationship between the lighting of the work area and adjacent area. Ito po, for example, forklift. Ilalabas niya sa labas yung mga So yung sudden change ng lightning, it could affect the performance of the operator. Kasi from maliwanag biglang didilim, yung adjustment na mata natin will not be easily na on the spot mag-a-adjust. So we need to consider this one as well in assessing this lightning. Illuminance ratios po ang tawag dito.
And then yung maintenance po natin ng mga light fitments natin, yung mga ilaw, kailangan po natin is yung well maintained, kung may mga busted, palitan po natin. And ito po yung recommendation naman para sa maintenance natin. And distribution is the way light is spread out. Ito po, sa applicable po ito sa mga warehouse, sa mga malalaking lugar. So, ito po, katulad ng sinabi natin, kung hindi natin kaya i-perform ito, kumuha tayo ng third party and then try to learn or regularly do this checking. Brightness, diffusions of light, ito po yung kailangan natin, yung direction ng flow ng light, kailangan natin makikita yung anino ba, hindi ba siya magkocause ng incident, and then hindi ba siya nakakapag-reduce ng mga glare, yun po. Ito po yung isa sa importante, yung emergency lighting. Bakit po kailangan ito? In case na magkaroon ng power outage or blackout or halimbawa may pumutok na fuse, importante po itong mga emergency lighting. Ito po ay mga battery operated na magbibigay ng enough illumination para makalabas o makaalis sa lugar ang isang empleyado nang hindi magkakaroon ng halimbawa slips and trips and falls. Ito po yung importante. Ito po, part po ito ng emergency response. Kailangan meron po tayo nito. Okay, so we're done with lighting. Sandali na lang. And welfare facilities na po tayo. Ito po ay kinuha ko na dito sa Philippine setting sa atin pong DO Department Order ng IRR 11058. Okay. Workers' Welfare Facilities. Bakit importante po to na parte ng work environment natin sa ating workplace? Okay. Ang sinasabi po ng Section 19 11058, adequate supply of safe drinking water. Okay, kapag hindi po, ano po to, responsibilidad ng employer, safe drinking water, bakit po? Para maiwasan ang risk of what? Gastrointestinal or some related ill health issues or illnesses sa drinking of water. Adequate sanitary and washing facilities. Importante ito to. For example, sa COVID or now meron pong monkeypox, kailangan po sanitize at may washing facilities na pwedeng maghugas ng kamay ang ating mga workers, especially depending on the activities of the company. For example, nasa food manufacturing tayo, napaka-importante po ng bagay nito. And then suitable living accommodations sa workers natin, sleeping facility, lactation station, maybe it is applied for a certain organization, ramps and railings para sa madaling pagtutulak o pagta-transport ng mga bagay o ng mga materials and or other welfare facilities na prescribed ng OHS standards. Bakit po kailangan nito? And for example, sa mga main offices, sa mga buildings, ano na po to? Established na po to, lalo yung mga washing facilities, may cubicle na siya, meron na siyang mga laboratory properly separated o minsan naka-enclosed pa nga sa mga fixed facilities to. How about sa temporary, sa mga sites? Does this one applies? Yung pong isipin natin, mga kasama, practitioner, como ba mga workers? Hindi ko sinasabi, don't get me wrong, we should be equally. Pansinin natin sa site office ng mga dito po sa amin, minsan ang mga site office fully compliant sa welfare facilities, but dun sa workers, nako po, dun nagkakaroon ng kaibahan.
So, minsan kung sino pa yung engineer, sila yung mga ganda yung mga PPE. Sila yung mga nakakaterpila. Sila pa yung mga signature. Samantalang yung worker, kung ilan o anong gamitin, gano'n na lang. Yun po yung ano. Hindi ko sinasabi na ito yung trends. Ito yung ano. There are some instances na ganito po nangyayari. Huwag po sana tayong gano'n. Again, it is our moral obligations para sa ating mga kasama sa trabaho. Sir, sir. Papa, yes, sir. Just to share, no? Yes, yung sir. Yung teacher play of safe drinking water, no? Isa ng mga common na apektado dyan, yung mga subcon, no? So, kasi nung nagtatrabaho sa, kasi kaming consultant ng isang ano, no? Construction, may mga nakilala akong mga labor. Tapos ang supply nila rito sa Dubai, yung galing lang sa ano. Alam mo na yung dinideliver. Oh, yung dinideliver, di ba? Water. Nako po. After ano, after ng mga, siyempre, contractor, may sarili sila. Kami sa consultant. After 3 months, nawala yung tao. Sabi ko, asan yung ano? Sabi, inoperando. Like, ginawa ko, pinatest ko yung, ano, yung tubig. After that, ni-request ko sa main contractor na bawalan na yung delivery ng ano. Mag-supply na lang nung talagang ano. Ayun, nabibili natin ang mga water na ano. Tama yun, sir. So, ibig sabihin, aside sa ano, hindi porque, ibig sabihin, kailangan natin lagi ng basis yan. Although, minsan, we have to be proactive na in advance, pwede yung ginagamit nila o tempo na yung pinoprovide natin ng mga drinking water, pwede ipatest mo na. Yes. Instead na meron pang may ma-accident. Diba? Magkasakit pala. Oo. Yes, yes. Actually, nung nasa construction ako, I have the chance to talk to one of the managers ng subcon. Bakit hindi nila ipinoprovide yung ano, itong required legal requirements ng worker facilities? Ang tinuturo nila is yung commercial, because nagko-quote sila sa project na hindi nila alam na kasama o obligasyon pala nila itong mga facilities na to. Kaya minsan, na-overshoot yung tender nila. It's because hindi nila kasi sinama yung mga worker facilities, yung mga PPE. Kaya ganun na lang din yung pagkaano. Masyado nilang tinatight yung budget. So, that is one of the probable cause na maaring kaya din ganun. But it doesn't mean yung lack of information ng mga nagte-tenders ng mga contracts is dapat alam nila yung HSE requirements. Yun po yun talaga. Kaya kung magagawa natin na kung meron tayong mga dun sa selection ng mga contractors, we need to give them information as well, the requirements. Oh, for example, legal requirements para dun sa papasukin nilang ano na project, kung sila man may subcontractor ng subcontractor. So kailangan po merong ano, merong tinatawag na yung accountable para dun sa bagay nyo. Kasi magtuturuan din subcontractor namin ito. Yan po yung sakit sa minsan normal na tema sa construction. So hindi naman po ko lahat palagi. So yan lang po yung mga isa sa mga na-encounter ko before. Okay. And lastly, sa provision of first aid. Ito pong first aid ay self-explanation na po. Ano po ba ang purpose ng ano ng first aid? Etong requirement sa DOLE, a certified first aid refers to any person trained and duly certified to administer first aid by the Philippine Red Cross. So, administer first aid. Ano bang first aid? So, parang, for example, nagkaroon tayo ng cuts. Para hindi magkaroon ng infection, pwede natin applyan ng first aid bago ipadala sa hospital or sa clinic. Kaya po nga first aid para hindi na lumawig o lumaki yung mag-elevate pa yung sitwasyon. Okay? And then Section 12 ng 11058, kailangan po what?
sa low risk, kahit low risk yung establishment, kailangan din po ng first aid. Kahit na medium to high risk, kailangan din po ng first aid. And then, meron pong karampatang monetary fine kapag hindi sumunod o nag-comply ang isang organization. I hope sa na-i-implement po ito dahil ang first aid, most likely isa po ito sa mga neglect na aminin po natin na naipo na isa sa isang tabi sa mga requirements. And ito po, kapag yung may first aid ka, dapat meron ka rin first aid treatment room para dun mo i-administer o dun mo gagawin yung mga first aid. Minsan po, yung mga first aid box, I'm sorry to say, minsan wala yung mga bandage, wala yung mga band-aid, wala yung ano, bakit? Sana punta. Kasi po, dapat yung nag-maintain is minomonitor nila kung nagamit ba or saan napunta. Yung po, yun ang tanong. Na kapag kailangan gamitin, ay hindi po available. So, baka sir, marami na sagata, hindi lang ni-report. Isa pa yun. Alam mo yung, ayokong sabihin na inuuwi or something, maaring na misplace or something, pero responsibility po natin na i-check kung yung availability na itong mga requirements na ito para in times na kailangan natin mag-administer ng first aid, readily available po ito. Yun po. Sana kahit first aid box, ma-maintain natin na kompleto po itong laman niya. Thank you very much. And kung meron po kayo idadagdag, I would like to thank you everyone para sa pagtsatsagang pakikinig nyo. I hope na I impart something, and this is our time to share or collaborate our experiences sa subject matter para naman sa ikakadagdag pa na ating mga kasama o pati rin ako mismo para dito sa ating subject matter.